Wow! Magandang hapon mga ka-abangers! Ang galing naman ng ating mga nag-i-introduction. Ha? Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, ito po si Pastor Walter Faustino. Magsama-sama po tayo. Pag-usapan natin, i-explore po natin ang buhay ng mag-asawang ito na kahapon pa natin pinakikinggan. Sabi nga ng ating mga nagbigay ng introduction, kung kahapon nasaksihan natin yung kanilang mga struggles, yung buhay nila nung bata na binago, na ginabayan ng Panginoon. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon sa hapong ito ay kung paanong nag-umpisa ang ministry ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen! Sige po! At ngayon, muli, let us all welcome back ang ating pong guest, walang iba, Pastor Alex and Pastora Anie Soto. Welcome po sa ating daily life sharing. Good afternoon po sa lahat, and we are really excited, and I really had so much fun, and alam ko po na sa maiksing panahon na pinagsama natin kahapon ay during the prayer time, I pray na marami pong na-bless dahil sa ginawa ng Panginoon sa buhay namin, and just continue walking in the Lord. There is nothing bad about what God has planned for you. Everything po na binibigay niya sa atin ay napakabuti. And today po, we are also hoping and beginning to pray that more people are going to be blessed by God through how He has really changed our lives with respect po sa mission na ginagawa namin sa buhay namin ngayong hapon na to. Magandang hapon po. We are really honored to be back on your show. So sana po mabless nga rin kayo sa kung ano pong maririnig niyo po galing sa aming mga testimonies po. Amen! 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 So, Abangers, are we ready? Sabihin nyo nga po dyan sa ating comment box. We declare, we are ready! Sige po, sulat po natin sa ating comment box. We are ready. At sa hapong ito, mga kapatid, be prepared. Be prepared. Marami po tayong ginagawa sa buhay bilang mga mananampalataya. Marami po tayong pinakakaabalahan. But this afternoon, we are praying na makita po natin ang kahalagahan ng i-reveal ng buhay ng dalawang taong ito, na sila ngayon, though sila ay secularly retired, but they are spiritually refired. Amen? Sabihin nga po natin yan. We are refired. Sige po. We are refired. Amen. We are refired. Yes. Pastor Alex and Pastora Anie, pwede po ba nating maikwento po, backgrounder sa ating mga, kasi marami po tayong nakikinig na bago sa ministry, matagal na sa ministry, mga pastors. Paano po ba nag-umpisa ang inyong ministry as a couple? So, actually po, nagsimula ang ministry namin as a couple, and even ang sa from my perspective po, nagsimula po akong maglingkod sa Panginoon bago pa kami ikasal ng asawa ko. So I was born again February of 1986, and we were getting married in June of 1986. Hindi po, Pastor, and, di ba Edson Revolution yan? Yes. Exactly. Natatanda pa namin 'yan, and we actually witnessed yung procession and burial ng you know who, and yes. Course it was that time, it was a memorable history of the Philippines, but natatanda ko po nung when God saved me, yung encounter ko po sa Panginoon was so powerful and so touching that it turned my life upside down. Bakit ko po nasabi yun? Kahit po batang Kristiyano ako, I was so on fire for the Lord. Amen. Makakwala lang po kayo. Ilan taon na po kayo ng time na yan? 27 years old. At gaano katagal na po kayong Christian nung time na yan? 1 month. Wow. And you are ministering. Yes, so a month after nag-minister na ako. We had a group in Manila sa Fort Bonifacio,
yung office namin, meron kaming fellowship, and all of these people were so on fire for God. So the door was open for us to minister po sa mga Chinese factories na hindi pinapauwi yung mga workers. So we began at 1 month. Sabi ko, I was not afraid to share the gospel, limited knowledge po ng gospel, but because God has changed my life so powerfully, the message was essentially God can change you for good. And Amen. When God touches you, you will never Amen. Be the same again. Yun Amen. Po. Hallelujah. Sige po, si Pastora Anie po. Pastora, kayo po. Alam niyo naman ho, naikwento po namin na kahapon na although Christian na po si Pastor, yes. ako po ay matagal pa bago naging Kristiyano. Pero sa buhay ko po, sa secular world po, parang called to serve na rin po ako dahil sa nature ng trabaho ko, nasa social services po kami. So marami po akong natutulungan din ng mga tao sa trabaho ko po. So, saan niya po kayo nagtatrabaho, Pastora? Public health and social services po. So ang mga sinisilbi po namin mga tao ay yung from, you know, the poorest to middle income family dahil may mga threshold, income threshold po yung mga nasa-serve namin na binibigyan ng mga benefits. So, nakakahalubilo ko po yung mga ibang klase ng tao. So, doon po natitrain ako na mag-serve talaga. Amen. So, nung nag-transition po kami, ako na sumunod na sa kanya para pong madali hong gawin. Amen. Dahil po sa nature ng trabaho ko, natuto po ako mag-serve ng different kinds of people. Amen. So, okay. Yun po. Parang yun na rin po ang pagsisilbi ko sa Panginoon sa in a different way. Yeah. Mga ka-abangers, I want you to see this. Ano po? I want you to see this. Sometimes, of course, I believe, noong time na yon gustong-gusto ni Pastor Alex na makatuwang na ang kanyang may bahay sa ministry. Yeah. Tama po ba, Pastor? Yes. Pero tingnan niyo po. Tingnan niyo po ang Panginoon. Ano po? Sumunod ka lang. Nung time na to, patuloy na nangangaral si Pastor Alex. Tama po ba? Yes. Pero tingnan niyo po ang Panginoon. Tinrain niya ang kanyang kabiyak, which is Pastor Anie. Yung palang kababaan ng loob, makipag-usap sa mahihirap, no? Tumulong, magmalasakit. Ito pala ay part. Ha? Sabi nga sa Romans, no po? Romans 8:28, everything works for good. Ah, patikim pa lang yan, mga ka-abangers. Sige po. Pastor, uulitin ko po yung tanong. Ilang taon po, how many years does it take? It took para makasama niyo po sa ministry si Pastora Anie. I want mga ka-abangers, pakinggan niyo po to, ha. I want you to see how the patience, how the yung spirit ng Panginoon na nag-lead kay Pastor Alex that brought them, hindi brought them back, mag-join together sa isang ministry. Sige po, Pastor Alex, so umpisaan niyo po. So, I started just katulad po ng nabanggit ko kanina, nagsimula po akong mag-serve in 1986, month after I was born again. We got married. Then, eventually po, nagsama kami sa Guam ng 1990. And I was still on fire for the Lord. Ang dahil nga po dun sa tinats ng Lord ang buhay ko, and I really wanted to serve God, and that was burning in my heart. At during that time po, nung una kami nagsama sa Guam, hindi pa po saved si Mrs. And, but I still continue to serve God. And actually po, I started my ministry when we moved to Guam po, I started my ministry sa Assemblies of God. And life group leader po ako noon, it expanded, it grew from 5 people to about 100. Then I suggested to the pastor na gusto naming magkaroon ng Filipino fellowship, but unfortunately po, hindi po nag-agree yung pastor. At dahil bata po ako, I was offended, I left the church. Then, so I was a minister in a hurry. Ito po yung natutuhan ko during that time. And my wife was not saved yet, but I still wanted to minister to the Lord. And pastor, I thought, pastor, yes. If I may cut. Gusto ko pong makita ng ating mga ka-abangers how it goes with you nung time na gustong-gusto mo siyang makasama pero hindi pa siya nagko-commit.
ano pong nararamdaman na ng isang pastor o minister na, you know, your partner, maaaring babae ang pastor, lalaki yung hindi pa, o sa part nyo po kasi, lalaki, kayo po ang nauna at babae po. Ano po yung, ano po yung usual nyo pong sinasabi, dinadaing sa Panginoon, habang siya ay hindi pa po talaga nagkukumit? Si Pastor Anie. How is like to be like that? Ito po ay isang masakit, you know. Gustong-gusto mo siyang katabi, and you're going to try your best para ma-convince mo siya na dapat nasa tabi mo siya. And but my wife was not ready at that time. So actually po, if I may, I was pastoring a Filipino church, then meron pong isang propeta, and my wife was not saved. I thought I was serving the Lord in the best of my ability, and I thought the Lord will take care of my wife coming eventually to join me in the ministry. But I was not aware that I was hurting my wife. So, and God did something drastic in my life to change the course of my ministry po, para po mabuksan yung daan para magsama kami. But during those times, Pastor, there was, you know, you want the best person you would like to be by your side is your wife. Of course. Opo. It was very, very hard. So I was pastoring a Filipino church. Then God told, a prophet told me, you quit the ministry. Ano po? You quit. And your wife, you quit your being a pastor of the church. Wow. Ibig sabihin, sinabi sa inyo, ikaw, Pastor Alex, tumigil ka. Huwag ka na magpastor po ba? Yes. Yes, absolutely. So, paano po nag-reaction nyo? Ito po yung sinasabi ko. Ang tingin natin sa Diyos, we serve God, but we're trying to serve God according to our own ways. Then God intervened. And sabi niya, you want your wife to be by your side? You quit the ministry. And I will save your wife. I will save your wife. Dahil ako po, the most important thing for me is my wife to be by my side. Yes. But ministry was so precious to me. It was my heart. And I had to make a very difficult decision. I quit the ministry po, and I cried when I quit the ministry. And I moved to another church, and I was just an ordinary member. Hindi ko ma-imagine, Pastor. An active young pastor, nagmi-minister, nagpi-preach. Tapos po, bigla kayong sinabihan, what's in the word, Pastor? Bakit po tayo, bakit po inyo sinunod? Bakit po, you know, bakit po kayo nakinig? You know po, throughout my life, when I was saved, the first thing that God did to my life was He spoke to me personally and verbally. Wow. I heard the audible voice of God, and He said, I have chosen you, I have called you. And para po itong isang, I cannot describe the experience because it is a powerful experience. And yung experience na po na yon is, yun po ang nagturo sa akin, may verse po akong sasabihin, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Based ang Panginoon po, gusto niyang ipahayag at kausapin tayo at sabihin sa atin kung ano yung gusto niyang gawin at plano niya sa ating buhay. And He always relates that through a personal word to us. Kaya nga po, nung narinig ko yung prophetic word na yon, the Spirit actually confirmed it in my heart that it was from God. And I never had any doubt about it. And I said, Lord, I will follow you if this is what it takes. Amen. So I had to step down and became an ordinary member. And it was very painful po. Yung mga leaders na, when you lose your ministry, sometimes you think you have lost your identity. Yeah. Mm-hmm. Lalo kung... I was crying in my heart, but I said, Lord, you promised that my wife will come to you. Go back to the Lord, no? Yes. Amen. Matanong ko po, Pastor. Matanong ko po si Pastor Anie. Pastor Anie, on those days, on those years, Pastor, na si Pastor Alex is really fired up to minister, to preach. And you are on the sideline. From time to time, ano po yung inyong nararamdaman? Ano po yung inyong naiisip? Kasi po at that time,
mga bata po ho yung mga anak namin. So, masyado po siyang dito sa ministry. Tapos po, akong parang nagpapalaki sa mga bata. So, ang ano ko ho nun, ano hong priority? Family or ministry? So, doon po kami nag-usap, ano talaga ang priority mo. We need to do this together. So, yun po, medyo nag-ano naman po siya, nag-agree naman po siya. Pero syempre po, sinasamahan ko pa rin ho siya sa church. Hindi lang po yung bukal na ang loob ko na talagang nandun ang puso lahat-lahat. Pero sinasamahan ko pa rin ho siya. Tapos pinakikita ko pa rin po na I'm a pastor's wife at that time, you know, or Amen. A leader's Amen. Wife. Hindi lang po talaga bukal pa ang loob ko dahil busy po ako sa pagpapalaki ng mga anak, tapos po busy sa trabaho. Yes. Kasi po very demanding po yung trabaho sa Department of Social Services. So para ho ano din hindi ho ako taos puso noon na maglingkod talaga. Pero tingnan mo po ang inilagay ng Panginoon ano. Pag pinanghawakan mo yung everything sa Romans 8:28, all things, di ba? At saka in His perfect time po. Yan. I believe in His perfect time. In His perfect time. Tama po. So, mga ka-abangers, I want you to see this. Ano? This is not a hard task for a family or a couple. Pero God let them break through. God let them break through. Amen. Alam niyo po kasi kung bakit? 7 out of 10 right now, pag hindi na magkasundo, nasa isip nila, hiwalay. But I praise God sa buhay niyo po, Pastor Alex and Pastor Annie. You sealed once more this afternoon the strength of the love of God sa marriage. Amen. So, Pastor, nabanggit niyo po na bumalik kayo dun sa seating ministry. Yes. Pastor na kayo, tapos biglang nung pumunta kayo sa church na ito, ay attendees na lang po kayo. Oh. Yes. How it runs, Pastor? Gaano katagal po nag-last yung gantong sitwasyon nyo na alam mo naman sa loob mo na tinawag ako ng Panginoon? Na ikaw ngayon, preach, wala ka ministry, nakaupo ka lang. I was actually banking on the word of God that once I would resign, He would do a work quickly. Madali. At gagawin niya to in a short amount of time. Wow. And that's faith. Neither did I realize that God's timing is so different po from our timing. Amen. And to cut the story short, I was really in pain. Just imagining some time po, I mean, Elijah was only 2 years old, 3 years old at that time, and Daniel was 1 year old. I would bring them to church and my wife would be left behind in the house. And we were worshiping God. And nakataas ko isang kamay ko, hawak-hawak ko yung bunso ko sa kamay ko. And then the kids were asking, "Where's mom?" And I don't have any answer. And I said, "Let's just pray." And then may mga nagtuturo po ako sa church ng foundations, and there were some people who I taught, and they were promoted over me. They became elders of the church, and I could not do anything because the unconditionally Lord before I can go into the ministry really is for my wife to be saved. Wow. So I told God, "You told me na kapag ginawa ko to, isi-save mo wife ko." Pero alam niyo po kung ilang taon bago nangyari. 9 years. Wow! Pastor, grabe. Go ahead. 9 Sige. Long years. Sige po, balikan natin mamaya yan, Pastor. Yung 9 long years. Pastor, may mga nag-comment po sa ating mga ka-abangers. Sabi po dito ni Sister Yolanda Hiyaw, "Kaya wag po tayong mawala ng pag-asa sa ating mga anak dahil there is a time for everything. Tanging ang Diyos lamang ang makakapagbago sa ating mga anak." Praise God. No? Wow. Pastor Dong. Si Pastor Dong. Nanonood po si Pastor Dong.
Wow! To understand that in the natural, quit the ministry. Oh, totoo naman. Ang isang nangangaral na, tapos ginagamit ng Panginoon, tapos biglang sasabihin sa'yo, stop. Wisdom to eh, hindi po to analysis. You obey out of wisdom, not out of reason. Po. Sabi po ni Sister Sally Arisobal, wow! Following what God has told him to do, no matter what. Salute to you, Pastor Alex. No, alam niyo po, pag tinignan niyo po yung both, sa inyo pong dalawa, ginawa niyo po yung kailangan niyo pong gawin, tapos tinitrain naman ang inyong kabiyak sa dapat niyong gawin in the future. Ang gandang tingnan yung buhay niyo. Hindi natin alam, habang dumadaan ka sa 9 years, tinitrain po pala ang inyong kabiyak. Nakakatuwa. Amen? Praise God. So, Pastor, sige po, kwentuhan niyo pa po kami doon sa 9 years. Sabi niyo po, it took 9 years. Yes, that was even amazing. And I think kailangan pong makita ng mga audience natin to, lalo-lalo na yung mga may mahal sa buhay na hindi pa po ligtas. Sige po. Tayo pong mga Kristiyano, sometimes we think that we need to change our wives. We need to share the gospel. We need to force the good news into their lives at sabihin natin, kailangan silang maligtas. Alam niyo po ang greatest lesson ko na natutuhan ko during those 9 years. Opo. Whenever I did that, God told me to stop. Para kung lalo akong lumalayo. Lalo siyang na-o-offend. Mm. God told me to stop. And I had to really engage with God. Lord, anong gusto mong gawin ko para ma-fulfill yung word mo na maligtas ang asawa ko? Alam niyo po ang pinagawa sa akin ni Lord, don't say a word. Just share my love through your actions to your wife. So minsan po, minsan po pag umuwi ako na medyo late sa church, of course my wife is not pleased with that. Hmm. Ang gagawin ko po, uhugas ako ng pinggan. I said, whatever it, sabi, in my heart, I said, Lord, you gave me this word. Pero po ang sinasabi ni Lord sa akin, I'm changing you more than I'm changing your wife. Hallelujah. Because your wife have to see the love of God in order for her to be convinced without a doubt na ikaw ay isang maka-Diyos na tao. Amen. So our transformation po is from me more than anything else. And I humbled myself before the Lord. Pag binago ako ni Lord, oh Lord, sinunod ko na yung gusto mo, isisave mo na ba yung asawa ko? Tapos sasabihin niya, hindi, hindi pa tapos ang paghubog ko sa'yo. Makulit po siya. Impatient. Impatient, palaging ganun, ano? Minsan akala mo, dapat singilin mo na si Lord, yung pala hindi ka pa tapos. Yes. Ikaw pala ang hinuhubog, ikaw pala ang tinitrain. No? Katuwa naman po. So Pastor, sige po, tuloy niyo po. Paano po dumating sa point, no? Mga ka-abangers, I want you to have a serious thought on this, ha. Alalahanin niyo po kasi sa atin po, marami pong ganito sa Pilipinas, sa ibang bansa rin, no, na ang isa ay believer at yung isa ay hindi pa. Pero ang Panginoon ay tapat, no? Nakita po natin 'yan sa buhay ng mag-asawang ito, sa ating mga minamahal na pastor. No po. So Pastor, paano po dumating yung point na, you know, yung nagpatuloy ka, tapos unti-unti, sabi nga ni Pastora Annie, makulit kasi. Kulang sa pasensya. Eh, siguro dapat bumili tayo ng tinapay na pasensya, Pastor. Amen. Masarap daw yun eh. Opo, masarap po yun, Pastor. Lalo sa kaping mainit. O yung pong mga ka-abangers na inantok, magkapi tayo dyan. Pastor, sige po. How you went through it? Pastor Annie, baka meron po. What I have learned po, yung natutuhan ko during those 9 years of constant engaging with God and expecting God to save my wife, I came to a point po na I was no longer demanding God to save my wife. Galing. I let go. And I began to say, ikaw na bahala. Amen. Pastor, may nakita lang po ako. Mga ka-abangers, sabihin po natin sa ating comment box, let go and let God. Amen? Let go and let God. No? Huwag na po nating hayaang tayo mag-control. Let go and let God. No? Sige po, Pastor. Sige.
Ko po alam na during those times that I was trying to engage God and demanding God and following God, I was actually the one in control. Hmm. I was trying to motivate God to save my wife. When I doon ko po nalaman na hindi pala natin pwedeng pangunahan ng Diyos. Hindi pala natin pwedeng sabihin sa Diyos na ganito mo dapat ang gawin mo. Only He knows what is best. Amen. At nung dumating po ako sa puntong yon, I think it was about the 8th year. 8 years of struggling with God, demanding that He fill this word, and finally, I found rest. And sabi ko, Lord, I know Your promise is true. I'll just keep quiet and I will no longer complain. And I will let You do the work. Amen. And isang araw po, and this is the most, I think I really cried in the alam ng wife ko. I was ready to go to church on Sunday morning with the kids. And my wife, tumayo po siya sa bed, sabi niya, I'm going with you to church. Hallelujah! Narinig niyo po yan, mga kaabangers. Miracles and wonders, no? Sa gitna, no? Ng dalawang taong may katapatan. Naging masigasig. May tawag po dyan, persevering spirit, Pastor. Yes. Yung po. No? Na kahit sa kabila ng kahit anong makita mo na parang wala nang pag-asa, hindi ko na makukumbinsi ito. No? Ako po, Pastor, mabanggit ko lang po, no? Pagka ganyan, may isang tinuro sa akin ng Panginoon. No? When does faith begins? Di po ba? Ang faith, sabi sa Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Karang tanong, when does true faith begins? Until such time, Pastor, alam nyo, parang yan po yung nakikita ko sa buhay nyo. Faith begins when possibility ends. Doon mo lang talaga makikita na talaga may pananampalataya ka doon sa panahon na akala mo wala ng pag-asa. Pero pinaghawakan mo, kinapitan mo, nag-bank on ka sa pangako ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah. Amen. So ano po, Pastor, nung sumama siya sa church, anong naramdaman niyo, Pastor? In the world. And, I remember for the time that, you know, at ang isa pong maganda nun, I also stopped asking God to bring me back to the ministry. So, I think nagmamadali po ako sa ministry because I know I'm called, but God has His own timing for the ministry. And because of that, I actually hurt my wife in the process. Paano niyo po mas nasasabi, Pastor, na talagang kanina niyo pa yung nababanggit na hurt niyo ang wife niyo, na offend niyo ang wife niyo. Pwede niyo po bang mas ipaliwanag po para makita po, no, na kahit po tayo ay pastor na, kahit po tayo ay sinasabi natin servant of God, ang galing natin mag-preach, pero pag meron pa lang hindi na itama sa puso natin, na di-destroy yung relationship ng mag-asawa. I think I had my priorities wrong. Ministry was more important than my wife. Almost every day po wala siya sa gabi. You know, he works the whole day. Tapos sa gabi po, ang daming ministry. So parang I was left alone with the kids pag gabi. Parang nagagalit po ako dahil parang wala akong katuwang sa mga bata. Pagpapalaki. Mm-hmm. Sa bata. So we at one point nung malalaki na yung mga bata, sabi ko sa kanya, anong priority mo? The kids are growing up. So ngayon ho, kahit na may mga asawa na po yung mga anak namin, we really have time for, and every Thursday po, mamayang gabi, we have dinner every Thursday. Pag wow. Tuesday, may kami sa mga apo. So basta, ano ko lang po, kailangan may dedicated time tayo sa mga bata. Kahit Amen. Na po malalaki na sila. Amen. So Amen. Yun ang natutuhan ko, Pas. And I think family, in order to be a successful minister, you have to build your family first. Amen. Amen. And how can you model a good minister if your family is broken? And God made me realize that po. And God really, where we are today is because of the shaping
the brokenness, the stubbornness that I had, that God had to remove from my life in order for me to be able to do what He wants. And He still continues to shape us to this very day. Pastor, I have a question. Nabanggit niyo po yung brokenness. This, I address this, to, this question to both of you po. How it feels like, anong naging impact po sa inyo? Ano yung naging na-realize nyo na, naranasan nyo yung brokenness, na hindi kayo magkasundo, no, kahit tahimik lang po? Ano po yung naramdaman nyo na yung brokenness ay nandun? And anong naging impact nito sa buhay nyo po ngayon? Sa akin po yung resentment. May resentment po ako sa kanya. Kumbaga, sa Tagalog, yung ano bang tawag sa ganun? Hindi pagsang-ayon. Tama po ba? Yes. Oho, meron ganun no. Yung resentment. Kasi sabi ko, naglilingkod ka nga sa Panginoon, pero dapat unahin mong pamilya mo. Dapat intindihin mo kami bago muna ka maglingkod sa Panginoon. So yun po ang parang resentment. Kaya lalo po akong hindi sumasama sa kanya, dahil paano na yung mga anak namin kung pareho kami naglilingkod? Sino mag-guide sa mga bata? So ganun po ang prinsipyo ko noon, na uunahin ko muna yung mga anak ko. Pag ready na sila, then we will be ready to serve. Like now po, malalaki na sila, may sarili na silang pamilya. So we're free to do whatever we wanna do now sa ministry. Nakaka-travel po kami every time we want to. Kasi po na ready na po yung mga bata to be independent at saka maging self-supporting sila. Hallelujah. Yun po yung pangarap ko noon. At binigay naman po ng Panginoon yung mga kalooban namin. So, yun lang po. Puso ng nanay, ano? Yes. It and can melt end, Pastor, stone. Sa inyo po, Pastor. From my end, Pastor Walt, is when I see her in pain, I need to ask God, bakit siya in pain? Yeah. And kasi tayo pong mga Kristiyano minsan, pag unsaved ang wife natin, we think we are right and she's wrong. Mm-hmm. But actually, I was more wrong than right. Sige po, bakit po, Pastor? And, kasi I forgot that in order to remove the pain that she's feeling, I need to minister to her in love and meet her needs. Amen. Sabi nga po. So, yung tinuro sa akin ng Panginoon is to serve her, is to be able to be the husband that I need to be with her, and and not allow the ministry. There is a place for ministry po. There is a proper place for ministry. And we could serve the Lord as a couple with all our heart. But ang isa pong mahalaga is we should never forget that our family is higher priority than the ministry. Pastor, may tatanong po ako. Paano po natin ipapaliwanag, no? Like for example, no? Eh, Pastor, di ba dapat unahin natin ang Diyos? Yan po yung nagiging ano natin, struggle sa mind natin, ano? Mga ka-abangers, pakinggan niyo po to, no? It will really enlighten us, no po. Ano ba talaga ang gusto ng Panginoon sa atin in terms of pagpapamilya? No po. Paano po ba yung Pastor? Sa experience niyo po, how you deal with it, Pastor? Of course, katulad po ng sinabi niyo, Pastor, is the most important thing, of course, is our love for God. Amen. And I don't think, ito po ang nakikita ko, I don't think God will allow your family to be harmed at the expense of the ministry. Mm-hmm. Pakiulit nyo nga po yan, Pastor. Mga kaabangers, pakinggan nyo po ito. Kalooban ng Panginoon na masacrifice ang relationship ninyong pamilya dahil po sa demands ng ministry. Kaya po meron kami tinatawag na holy time for the family. Amen. And that the ministry can never supersede it. The ministry cannot trump yung holy time po namin sa family. And that holy time is, katulad ng sinabi ng wife ko, is we have dinner time on Thursday. In fact, meron po akong Zoom meeting sa Philippines at that time. Mm-hmm. And I had to cancel my Zoom meetings. Amen. Sabi ko, no, this is family time.
And I believe po, ito po ang naging susi, natutuhan ko sa Panginoon. When you really treasure your wife, when you really make her feel that she's the most important person, she's going to commit herself to working with you to fulfill God's destiny for your life. Praise God. Mga ka-abangers, narinig niyo po yun. Partnership to eh. No po. Yes. No one left. No one left behind. Partnership to. Talaga pong pag hindi pa ready ang ating partner, we have to slow down. May papagawa ang Panginoon sa atin. Katulad sa buhay ng ating pong bisita ngayon, no? And we are really blessed, Pastor Alex, na you both find ways, no? Pareho po kayong may panahon ng pananahimik, may panahon ng pagtanggap, may panahon ng may resentment. Pero all these things happens for a reason. Tama po ba? Amen? So, Pastor, 9 years na po. Really, hindi ko ma-wonder yun. How God mold you, both of you. Kasi hindi ako naniniwala na ikaw lang po ang tinrain. Actually, pag tingin ko nga po dyan, mas ikaw pa ang tinrain, Pastor Alex. Yes, absolutely. Tama po yan. Amen? Tama po. Tama po. Tapos po, ngayon po na magkasama na po kayo, sabi nga sa Ephesians, ano po? Until you come to the unity of faith. Ano po? Ano po yung, paano po kayo, gusto ko pong malaman sa inyo how you started off together sa ministry. Yung magkasama na po kayo. I think the culmination of our ministry talaga is sa missions talaga, mama, di ba? So, katulad na naman po, nung sa E411, I was invited to go to the mission field po by a group of pastors sa Pilipinas. At least 4 years ago, was that? 4 years. 4 years ago. Then, katulad po ng, I was so excited because sabi sa akin ni Lord, on my first trip sa mission namin is, sabi niya, this is what I've called you to do. Amen. So, senior ko po sa wife ko yan, sabi niya, there will come a point in time na magbi-minister tayo sa Philippines and we are called to the mission field. So, sabi ko, I want to resign. Ganyan, hindi pa po nagbabago sa akin yung on fire, and a man always wants to conquer. Hindi siya nag-iisip. But God wants to marinate. We want to microwave, but God wants to marinate. Okay, maganda yan ha, magandang illustration yan eh. Kasi, di ba? Oh. Pag minarinate mo, you have to give time. Tama ba? Yes. Para pumasok yung ingredients, yung substance dun sa laman. Amen? Yes. Pero pag yes. gusto mo lang siyang i-microwave, 3 minutes, 5 minutes, pero ang, alam mo, nakikita ka dyan, pag yung minicrowave mo, after lumamig, di ba, pag minicrowave mo, matigas na siya. Hindi mo na siya matigas. Matigas. Yes. I hope ka-backers, nakikita niyo po yung sinasabi ni ano no nila Pastor Anie. No. Sige po Pastor, tuloy niyo po. So, I told my wife maybe we need to let go of our career as soon as possible and retire. Pero at that time po, sabi ng wife ko, hindi pa ayos ang ating finances. Mm-hmm. We are not on stable ground. Mm-hmm. So, I continued to do the mission work, but I always wanted longing for the day na makita na mag full-time kami. Then finally nag-retire po ang wife ko 2 years ago, and God was so gracious enough. Ito po yung marination na sinasabi ko. Kung minadali ko po ulit na mag-mission kami right away, na mag full-time and leave our secular work, our finances will not be in order. Then God spoke to me. He says, you're going full-time. I'm going to fix your finances. Mm. It took God 3 years. Mm-hmm. And it's an amazing story. That's another story altogether. Yes. Yung pong ginawa ni Lord sa finances namin was truly, truly amazing. Wow. So, July 2020, nag-retire ang wife ko. And May 2021, I retired. Okay. And when we looked at our finances, we were amazed. So, nagmi-mission po kami. We are actually the church. Our church here is helping us. But now we don't want to be a burden for the churches that we visit in the Philippines. Kami po ang gumagastos sa expenses namin. And wow. My wife said, now you're ready. And so, our first trip together as a full-time
na magkasama po kami talaga with the full-time ministry was actually this year lang, ano? Last year. Mm-hmm. Last year. Mm-hmm. So, yun, this year. Dito, this year. Sa Philippines. So, it's so exciting 2020. Now. Magkasama kami, we don't need to worry about our finances. God made it all and work it all out together. And we can say that God has provided a secure way for us to not to burden the church and at the same time have the financial ability para po magampanan namin yung pinapagawa ng Panginoon sa aming dalawa. Amen. Amen. Pastor, may meron pong comment si Pastor Dong Campoy. Sabi po dito, may malaking kinalaman talaga yung asawang babae na bumasa what is right in the eyes of God for the family. Yun daw po yung big picture. Like Zipporah and Moses, Moses was so zealous for the ministry but missed to obey God. Nakalimutang tuliin, tama ano po, sa ikawalong araw, ano po, tuliin ang anak at muntik patayin si Moses dahil sa pag-disobey what God once, no, sa Exodus 4 daw po. Wow. Amen. No? So, mga kaabangers, you see, nakikita niyo po yung parallelism nung nangyari po. Pastor Alex and Pastor Pastor Anie. Amen. So, thank you po. Sabi po dito, sabi ni Ate Kasing Valderrama, amen, tama talaga ang kalooban ng Diyos sa akin. Nahuli man ako maglingkod. Ngayon ay nagagawa ko na ang paglilingkod. Yun mahalaga, no? Pastor, how do we tell sa mga ating mga kaabangers na practically, how do we say na ito yung will of the Lord? Kasi alam niyo po, marami, uso yan, di ba? Oh, church ka! Sige, God's willing. Di ba? Yes. O, di ba? God's yes. willing. Pero ikaw naman, alam mo, in the back of your mind, you're not willing. Yes. How do we encourage and explain sa ating pong mga tagapakinig yung pag sinabi nating will of God, paano po natin makikita yun sa ating buhay? I think this may be a an appropriate time po when I quote scriptures kung ano nangyari sa atin, Pastor Walt. So nung naborn again po tayo, we were born again in the spirit. Amen. Sinasabi po John chapter 3 verse 3. Hmm. At nung naborn again po tayo, sabi po ng Panginoon sa atin, God has given us the ability to see in the spirit the kingdom of God and to be able to enter the kingdom of God nang naborn again tayo. Nung naborn again po tayo, ang nangyari po kasi sa atin, naging alive again yung spirito natin. And because God is a spirit, God had to do something in our spirit para po magkaroon tayo ng connection sa Kanya or Amen. Communication sa atin. Nung hindi po tayo naborn again, we were dead in the spirit. Therefore, hindi po natin malalaman kung paano mangusap ang Lord. So, yung pong verse na sinasabi ko kanina, sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Mouth of God. Yes. So, yung pong mouth, ang ibig sabihin, God has a voice. Mm. That voice of God is effectively communicating to us sa pamamagitan po ng spirit natin. Mm-hmm. At isa pa po, binigay sa atin ang Holy Spirit para mag-dwell sa atin dahil po ang Holy Spirit, siya po ang nagko-communicate sa ating spirito kung ano ang kalooban ng Diyos. Marami po tayong makikitang example sa Bible niyan. Di po ba yung, bakit ko po nasabi na balikan po natin yung buhay namin? Bakit ko po nasabi na kailangan mag-resign ako in order for my wife to be saved? Because it was God speaking a personal word to me that in order for my wife, para po siya'y maligtas, yung will ni Lord para maligtas, kailangan mag-resign ako. Mm-hmm. And I had to hear the voice of God po, if you may, through a prophet. Bawat isa po sa atin,
meron po tayong, binigyan po tayo ng kakayahan ng Panginoon dahil buhay po yung spirito natin at nananahan ang spirito ng Diyos sa ating spirito. Gusto po niya makipag-usap sa atin. Amen. 24/7. At maririnig po natin, sabi ng mga, siguro ng mga tao, nagsasalita ba ang Lord in an audible voice? Not necessarily po. He speaks through our heart. He speaks through other people. Pag nakakarinig po tayo ng message, parang ako ang kinakausap dyan. Ah. Parang ako lang, ganun po mangusap ang Panginoon. Pag binabasa po natin ang Bible, para bagang yung mga salita ni Lord, they are standing out at nagiging buhay na buhay. So, ang sa akin po, I have learned my personal experience po is kapag may problema ako or anything that I would like to do, I would go down on my knees. Kumbaga po, I would sit at the footstool of Jesus. So, uupo ako sa paanan ng Panginoon and I would spend time with God. Nagpipray po ako, pero hindi ako nagpipray to talk to God. Rather, I actually spend time para antayin ng Panginoon kung ano gusto niyang sabihin sa buhay ko. And God has never missed a point. Pag meron po akong sitwasyon na kailangan gawin, God has never forsaken me at palagi po niyang kinakausap ako. Kung ano. So we will never miss, we will know for sure the will of God when we are in constant communication and are very intimate and close to God. Amen. Pansin niyo si Moses. Bawat kilos niya, si Moses po, during the time of the Exodus, lahat ng ginawa ni Moses, kinausap siya ng Panginoon kung ano dapat niyang gawin. Tama po. So, that is probably a brief summary po. There's a lot of to talk about it, but I would just like to give a brief overview po ng kung paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos, Pastor. Amen. So, may follow-up question po ako pero kay Pastor Anie. Pastor Anie, knowing the will of God, minsan, di ba, hindi naman comfortable for us. Amen. Nabanggit po kanina ni Pastor Alex na there are times na talagang lumuluhod siya, na talagang, you know, get down on your knees and pray. Ano pong ginagawa nyo pag times na nakikita nyo down po ang pastor husband? Like na sabi ko po kahapon, I cover him in prayer. So pinagdadasal ko po siya pag palagi, every night pag natutulog po siya, pinagpa-pray po ang husband ko at ang pamilya sa lahat po ng mga blessings at saka protection sa aming pamilya. So yun po ang ginagawa ko po, yung kahit na hindi ko po sinasabi sa kanya, ginagawa ko po. So I do it on my own silently po, hindi ko sinasabi sa kanya mga ginagawa ko, pero pinagdadasal ko po ang pamilya. Okay. Ibang ngiti ni Pastor Alex, parang lalo siyang nai-inlove kay Pastora Anie. Kasi po hindi niya po alam kung ang ginagawa mo. Amen, amen. Nakatuwa po. May mga alam ko po, may mga issues sa trabaho niya, kaya sa ministry po, andun po ako silently. Hindi po ako yung show, ano ba yung tawag doon? Show off. Demonstrative. Yung iba talaga, you know, dasal ng lakas magdasal. Opo, ako po ay tahimik lang na nagdadasal. Praise God. Talagang ang ating po mga asawa ay regalo, no? And like a jewel, sabi sa Bible, no? Sa ating pong mga lalaki. Pastor Alex, salamat po, Pastor Anie. Pastor Alex, ngayon po, nung po kayo nag-umpisa na talagang joint force na po, no? Talagang, pwede niyo po ikwento sa amin briefly, saan-saan na po kayo na gano'n? Saan-saan na po kayo nakapuntang bansa? And do you have a unforgettable experience, no? Or, you know, deep experience sa mga lugar na ito? Yes, I think last year, nagbakasyon lang po kami sa Las Vegas. Dahil nga it was pandemic, hindi kami makapunta sa Pilipinas. We were praying po na mabuksan ang travel sa Pilipinas. And
So we decided to visit po yung kapatid brother niya, yung youngest brother nila sa Las Vegas. Opo. It so happened na meron po akong kaibigan sa Las Vegas na dati kong kasama sa ministry sa Guam. Mm-hmm. So sabi niya sa akin, Pastor, nandiyan ka pala, sabi niya. Pwede ba bumisita ka sa amin sa prayer meeting namin, prayer breakfast namin ng mga Filipino pastors sa Las Vegas? Opo. Magkasama po kami ng wife ko. So, okay, okay, walang problema, we can pray together. So, then sabi nila, Pastor, pwede bang mag-preach ka ng konti? Then I started giving prophetic words to pastors. I gave a prophetic word to the Filipino pastors in Vegas. And unknowingly po, meron pong isang bishop doon. Mm. And his name is a very humble man. Kung makikita mo, hindi mo siya makikita. Parang hindi bishop eh. Mm. Very down to earth. Kung magsalita, wala pong ere. Alam mo, ibig kong sabihin. Mm, opo. So, inawag ko po siya sa harap. Then I began to speak prophetically to him. Sabi ko, God is going to expand your ministry beyond where you are today. I know you are ministering in a lot of countries, but God, and umiyak po siya ng umiyak. Mm-hmm. Then afterwards, sabi niya sa akin, Pastor, there's something different about you. You are full of the Spirit of God, and it appears that when you minister, you encourage people. Mm-hmm. Sabi niya, you are a man of God, and I have a lot of churches in Spain. Mm. Maybe one day we can go together. Wow. And then, so naging friend ko po siya. Then I met an evangelist in Vegas. Mm. And this evangelist has been an evangelist in the Philippines for 30 years. Wow. He's an old man. Pero po, nung kinukwento niya yung buhay niya sa akin, sabi niya, I have ministered to in the Philippines. There was even a time in Mindanao na tinitreaten ako na mapapatayin ka namin pagkatapos mong mag-minister. Sabi po nitong evangelist na to, sabi niya, antayin niyo ako. Mag-usap tayo pagkatapos. So, in Vegas, we were supposed to be just on vacation. Then God began to do a divine connection. Mm-hmm. And alam po ninyo, nung nag-decide kami ng wife ko na mag full-time ministry, doors from heaven suddenly began to open. Wow. Unexpectedly. And people that I met for the first time, katulad po ni Bishop Velasco, sabi niya, senior niya yung concern niya sa church niya sa Las Vegas. So sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, would you permit me to minister in your church? So 2 Sundays, I ministered in his church, and the church was on fire for God. Sabi po nung asawa niya, bakit pastor, nung nagpipray ka sa mga tao, bakit alam mo eksaktong-eksakto lahat ang sinasabi mo, tumbok na tumbok? Sabi mo, nagugulat kami. Sabi ko sa kanila, hindi po ako ang nagsasalita. Mm-hmm. I am just, kaya nga po kanina nung yung sinasabi ni Pastor Walter na voice of God, we can really walk in the presence of God. We can really walk so close to God that His presence is always with us 24/7. And at the same time, everything that we do, He will be able to guide us and give us what we need to do. Yun lang po ang ginagawa ko. And I think the reason why I became so sensitive is because of all the brokenness na dinaanan ko, that I became desperate. And the only way I can really get out of those desperate situations is to hear from God. Amen. So ano, nag-minister po ako sa Vegas, sabi nila, bakit ganun, Pastor? Tapos yung ngang evangelist, sabi niya, nag-minister na po yun with signs and wonders, sabi niya. Alam mo, akala ko malaki yung apoy ko, napakalaki ng apoy mo. And ito po yung, I'm not trying to lift up myself. No, please, I hope you understand what I'm trying to share. We actually have the glory of God inside of us. Amen. Christ in us, the hope of glory po. So, nung nagmi-minister po ko, yung kaibigan ko na taga Guam, sabi niya, Pastor, amo,
may yakiyak ako nung nanood ka sa pulpito. Kasi yung nasa likuran mo was the glory of God. Wow. And I saw so glow and light emanating. So ito po yung sinasabi ko, it's not because of what I have done, but because God wants to use us in a very powerful way. Amen. If we allow Him and really seek His perfect will. So ngayon po, hindi lang ako nag-minister sa Vegas Church ni Bishop Velasco. Nag-minister na po kami sa church niya doon sa Pangasinan, Pastor. Natatanan mo. Yes, po. Magkakasama tayo. And now, kausap, tinawagan niya ako kahapon. Pinag-uusapan na po namin yung ministry sa Spain. Wow. And he has the fastest growing church. Filipino church in the whole of Europe. Pastor, I don't want to miss this. Ano po, kanina while you're talking, may dalawang bagay na, ini-induce ng presence ng Lord sa akin. Una, Pastor, bakit minsan na kahit alam mo naman na may pinapagawa ang Panginoon sa'yo, pero bakit wala pa rin sa'yo yung rest in the Spirit? Hindi ka ma-resolve na yung pala yung gagawin ko. Gusto ko po itanong sa inyo to, kasi there are many people now, believers, na nagbabasa na, umaattend na, at yung iba nasa ministry na. Pero they cannot experience rest in the Spirit. Sabi po ng Bible, the voice of God is the most assuring, mm-hmm, the most peaceful, mm-hmm, the most loving, mm-hmm, the most strengthening voice in the world. Mm-hmm. When God speaks, you will never doubt. Mm-hmm. You will never have any second thoughts about it. Ngayon po, bakit ang ganda nung sinasabi ni Pastor Walt? Maybe the reason why we are not sure yet, even though we felt that God spoke, we are not sure whether this is really God's will or not. I can relate to that po, kasi tayong mga Kristiyano, in spite of the fact that we have been given the ability po para makapag-ugnayan sa Panginoon at para magkaroon ng close, intimate relationship with God, siya nangungusap at tayo nangungusap din at we are interacting. Pansinin po ninyo Bible. Sabi ng Bible, when God spoke to Moses, He spoke like a man face to face. Di ba kayo nagugulat doon? So it's God's intention to communicate the same way that we are communicating right now, Pastor Walt. Mm-hmm. Pero po ang problema, we also listen to a lot of other voices aside from the voice of God. And what is those voices, Pastor? Let me explain po na napakasimple po. Alam niyo yung parable of the sower. Mm. The parable of the sower is our heart. Mm. Di po ba? The soil is our heart, and how we receive, what kind of heart we have. We apologize. Nag-ring po yung telepono namin. It's okay po. Tuloy lang po kayo, Pastor. So yung parable pong yun, sinasabi po dun sa parable na yun, the seed is the word of God. Yeah. Yung pong soil is our heart. Mm-hmm. And there are four types of soil po dun. But let me just discuss yung pong isang soil. And yung pong isang soil na yun, sinasabi, it describes na along with the seed of God that is planted po sa soil na yun, meron po palang mga ibang mga puno na naitanim doon sa soil na yun. Mm-hmm. Ang sinasabi po doon, may mga weeds, may mga unwanted trees na nakatanim. At sinasabi po ng Bible na yung mga weeds, yung mga other puno aside from the word of God, these are about the cares, the worries, and the things that we treasure in the world. Yeah. So for where your treasure is, there will your heart be also. Amen. So, kung ano po ang pinakamahalaga sa puso natin, pangang pinakaimportante ay yun lamang salita ng Panginoon, at hindi po natin pinapansin yung mga bagay-bagay na cares, worries,
at saka yung things of the world, then the dominant seat and the dominant voice that we will have in our heart is the voice of God. However, right. For alam po natin na dahil tayo nabubuhay sa mundo, minsan po nagwo-worry tayo sa nakikita natin. Yung mga gusto nating mangyari sa physical na pangangailangan natin, para bang nakikipag-compete yung mga yan po sa sa kalooban ng Lord. And therefore, sabi po, makikita nyo dun sa soil na yon, lumalaki po na malaki yung mga weeds, yung mga unwanted trees. At yung pong seed ng word ni Lord, hindi po siya lumalaki ng todo. It is being overpowered by the other voices. Therefore, minsan po, hindi natin marinig ng malinaw na malinaw ang boses ni Lord dahil ang nasa puso po natin na hindi lamang ang boses ni Lord, kundi mga iba pang mga bagay. At sa tingin natin, mas mahalaga yung mga bagay na yun. I hope it makes sense, Pastor Walt. Amen, amen, amen. Salamat po, salamat po. Para din pong ano, no, na bigla pong pinalala sa akin, ano, yung spirit, soul, and body. Mm-hmm. No po? Yes. Kung ano yung mas malakas, yun po yung magiging influential sa'yo. Na originally, ang pagkakagawa sa tao ay spiritual man tayo. Yung seed, yes. Yung spirit, hindi siya makalabas-labas, hindi siya lumago sa atin dahil yung flesh and yung soul nagtutulong. Yes. Hindi siya, ang tag doon, nababansot. Hindi siya makalago. Yes. Hallelujah. Mga kabangers, the word of God this afternoon, lagay po natin sa ating mga puso. Lagay po natin sa ating mga puso. Kailangan niyo pong ulitin ito upang mapakinggan niyo po ulit yung mga ipinapaliwanag ng ating pong visitor ngayon, si Pastor Alex and Pastora Annie. Their life is a living testimony of God's love. Ano po? It's a living testimony. Ano pa? Parang ano po ito eh, no? Tayo pa lang, ebanghelyo na. Hindi mo na kailangan explain. Ano po? So, mga patid, sa hapong ito, I hope na tayo po ay nagkakaroon ng kaliwanagan, ano po, na ang mula sa ating kabataan, anong ginawa natin at anong naranasan natin, na tinulungan tayo ng Panginoon maka-get over, maka-overcome, maka-crossover, hanggang sa dumating sa point na pakiramdam mo, you know, there are struggle na wala ng paraan, katulad nung 9 years. 9 years. Amen? Pero, yung pala ay paraan ng Panginoon. Kasi, Pastor, eh si Noah nga, 110 years bago niya natapos yung arko. Yes. Opo, David, tama? Tama po, eh si ano, Abraham waited 30 years for God's word to be fulfilled to have Isaac. Yeah. So anong itinuturo sa atin ng mga salita ng Panginoon sa hapong ito, mga kapatid? May wisdom sa pag-aantay. May dinidevelop sa'yo para matuto ka mag-antay. Sa corporate nga po, waiting, no, is part of leadership. Kung gusto mo maging magaling na leader, you have to learn how to wait. Alam mo kung kailan ka kikilos. No? So, Pastor, ano pa po yung masashare nyo po? No? Ano pa yung mga unforgettable na experience nyo sa inyong mga misyon bilang magkasama? Basahin ko lamang po, Pastor, ha? Sige po. Basahin ko lamang po yung ating mga sabi po ni Ate Ursula Cruz from Pasig. Amen po. Gumagamit ng instrument ang Panginoon para sa ating lahat. Praise God. At si Pastora May Campoy, ang galing ng Lord sa mga buhay natin sa KDLS. Through His servants, nangungusap po talaga siya para masinop tayo at handle ang mga challenges. Hallelujah. Thank you po, Pastora. Ganun din po kay Pastora Patricia Banakid from Cebu. Yung iba po, ang pagkaiba, yung iba po, pag magkaiba ang pananampalataya, hindi nagkakaintindihan hanggang sa nauwi na sa hiwalayan. Kung saan dapat pag pumasok si Kristo sa tahanan, magdadala ng kaligtasan. Wow! Thank you po, Pastora. Meron pa po, Pastor. Ayan. Sabi po ni Pastor Joy Hernandez, amen po.
ang wife po ang unang prayer warrior ng asawang lalaki. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you sa mga buhay ng ating mga asawa. No po? Totoo po yan. No po? Mga silent prayer. No? So sige po, mga sa inyo po, Pastor, ano po yung masishare nyo po na unforgettable moment nyo po or learning or realization sa mga napuntahan nyo po bilang mag-asawa na missionary? Yes. I think itong last trip natin sa Honduran. Oh, accommodations. Yeah. Oh, mga accommodations. Okay, let's talk about accommodations. Sige po. One of the things po na masasabi natin yung accommodations, dito po sa buhay namin dito sa Guam is we live in the comfort of the amenities ng United States po. Mm. So, ang nakakatuwa po sa mission is expect the unexpected. Be flexible in everything that you encounter. Mm-hmm. So, minsan po ang mission namin is walang aircon, napakainit, electric fan, tapos ang bed po manipis na na foam, tapos yung banyo common among everyone. And sabi ko nga po kay Pastor Walt nung nagkukwentuhan kami, one of my pet peeves, yung pong talagang medyo ano ako, particular ako, is sa kalinisan ng banyo. And God has to realign my thinking. Ika nga. Change the way I looked at that. I remember the time po na yung una naming mission. Sabi ko, grabe. Yung banyo po, parang ano ba yun? Tabing lang. Tabing lang. At pag nakaupo ka sa trono, nakikita ka ng mga tao. At, wow. At wala. At it is not really according to our standards. Sabi nga po ng isang kasama ko, oh, Pastor, nahihirapan ka, no? And that was my first mission. Sabi ko sa kanya, oo. Then I prayed to God. Sabi ko, hindi ako makatulog eh. Kasi isang kwarto kami, 20 by 20, 20 kami. Ang lakas maghilik nung iba. Eh ako, very very sensitive sa paghihilik. Eh, kaya nga minsan may earplugs ako dahil ayaw na ayaw ko yung naririnig yung naghihilik. On the second night, I prayed to God. At alam po ninyo, what was amazing is the Holy Spirit did a powerful work po sa amin. At sabi, on the second day, I began to enjoy. Hindi ko na po pinansin yung mga inconveniences. And I began to enjoy the presence of God. I began to enjoy what God was doing in the lives of the people that we minister. So, ay grabe po, nakakatuwa. So kami po ni Mrs., because of that, we are now what we may say, we're getting used to the life of a missionary. Last time po, may washing machine kami rito, may dryer. Si Mrs. po naglaba ng mano-mano. Naubusan kami ng damit. Naglaba po siya, nagpost siya sa Facebook. Eto ako, nasa mission, naglalaba. Mano-mano. Pastor, meron pong gustong mag-comment. Ha? Si Brother Samuel, si Ruela. Sabi po ni Brother Samuel, how to fully trust God in spite of so many destructive factors that affect you? Siguro nga po, ito yung nasagot nyo na po. No? Si Sister Yoli, Yogi, amen, focus on the word of God and not on earthly things. Hallelujah. God wants us to have an intimate intimacy to Him only. Amen. So, Pastor, ano pong ma-advise nyo sa mga bata, no? Katulad po nito, no, nung last week galing po kaming San Jose down to Kasiguran, no, Aurora province. Alam niyo po, ang daming bata doon na talagang were amazed, no. Nag-start silang makakilala at maglingkod around 14, 15 years old, tapos around 23. Pagdating ng 25, ganyan, pastor na sila. Amen. Oh. So my question is this. Ano po yung pwede nating maibigay na encouragement, no po, sa ating mga kabataan na ito na what, ano yung kailangan nilang buksan para hindi sila madismaya pag may mission work sila? During actually po,
I am actually mentoring a lot of youth pastors. And mga kabataan po. And what I have found among the youth is they are hungry for God. They want the real thing. At na, isa pong nakita kong maliwanag is minsan ang mga kabataan, I don't know if this is the case with you here, but based on my experience po, is that they see an inconsistency in the life of older people between what they profess, they believe, and what their lives reflect. Yung ipinapamuhay nila. Opo, ang mga kabataan po, ang tawag nila doon is fake. Hypocritical, and they don't like that. Yes. At base po sa mission namin, when ang napakahalaga po is they need to be touched by God. They need to have an encounter with God. Amen. And when they encounter the real God, they will be totally sold out. Marami po akong mini-minister ng mga youth pastor that are on fire for God and they have powerful destinies. But this is the most important thing. They need a spiritual father. When we say spiritual father, Pastor, ano po yung ibig sabihin nito, Pastor? They need somebody to mentor them. They need somebody to be by their side on their walk with God. Mm-hmm. They need somebody to be able, kasi po ang mga youth, they're also emotional. They can have their emotional ups and downs. Mm-hmm. They can be on fire for God one day, and then they have these big problems, they can be depressed. Ganyan po ang emotions ng mga youth. So, they need a stabilizing factor to be able to realize that those are just emotions. And sometimes they need somebody to lean on. Amen. To trust on, mm-hmm. to be able to speak what they feel and just listen po to them. So yung mga kabataan po, minsan magte-text sa akin yan, Tatay, pwede ba kitang kausapin? Then mag-uusap po kami sa messenger and then may problema, no? Sabi niya, anong may dinadaanan ka? Opo, Tatay, gusto ko sanang i-share sa inyo. And so he would begin to cry. Yeah. I mean, they need a father who will accept them for who they are and what they're struggling with. And we should not be judgmental nor critical. Hindi mo dapat maramdaman yung mga ganyan. You need to be able to relate to them and be able to accept them where they are and understand, Pastor, why they're going through. Yes. Amen. Thank you for that, Pastor. Pastor, may tanong po ako. Pwede po bang paki-elaborate na bilang mga pastor or magulang, anong ibig sabihin niyo po nung judgmental and critical with them sa mga bata? Kasi iba nagsisermon. Does it have something to do with the, you know, yung verbal na masasakit na salita, ganun ba? Yes. When somebody makes a mistake, typically ang mga parents is they focus on the wrong action. Rather than encouraging them, I understand where you are. I understand where you came from. I'm here to support you. Is there anything else I can do for you so that you won't make the same mistake again? Pero pag sinabi mong mali ka, ito dapat ang gawin mo. Ito yung sinasabi ng word ni Lord. Hindi mo dapat ginawa yan. The kid or the youth will actually take offense and shut down because they already know they are wrong and they just need somebody to listen to them and accept them for who they are. Alam po ninyo, maraming mga kabataan, pag nagkamali sila, they beat themselves up. Pastor Walt, they really are hard on themselves. And sabi niya, meron nga akong na minister, I'm no longer worthy. Sabi ko sa kanya, kapatid, sabi ko, anak, sabi ko, si David nangalo niya. God forgave him. Paul was a murderer. He became the greatest apostle. Amen. And ang paborito ko pong verse, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Amen. And the other verse that I like is, your kindness
leads me to repentance. Amen. Praise God. So ako po ang pagka ano, lalo na pag nakikita kong mali, the first thing that I do is normally I just embrace them. I understand where you're coming from, and let me pray for you. Pour God's grace and love and mercy to those youth. Alam niyo, they will, and the thing when that happens, they will trust you. They will open up to you. They will allow you to speak in their lives and train and mold and equip them to become the leader that God has called them to be. And you have to treat them like your own kids, you know, your own children with, you know, so much love. You know, you show them that you really love them, you know, and be real to these kids, you know. Hindi yung alam nila yung mga fake love, fake mga relationships. So you have to be real, you know. So that's why we treat whoever we meet like our own family. Walang ano lang plastikan. Yeah. And I think the most important thing that you need to build is not to correct Pastor Walt, is not to impart knowledge. You know what's the most important thing? Is to build a loving relationship. Amen. Since, Pastor, since napag-usapan na po natin yan, let's deep into that. Na po. Mga ka-abangers, makinig po tayo, no? Mataimtim, no? Sa insight ni ng ating pong guest this afternoon. Pastor, ano pong ma-advise mo sa mga parents? We know na there's a gap. Di po ba iba ang gusto ng bata? Iba rin yung nagiging interest nila. And I'm sure sa inyo po, meron po kayong mga insights on this na how to lessen the friction at ma-encourage lalo yung mga kabataan, whether anak mo sila, in the physical or in the spirit, ay makita nila yung pagmamahal ng Panginoon katulad ng sinasabi niyo. Ano po yung pwede niyong masabi sa ating pong mga magulang na nakikinig? Marami pong parents na nakikinig. I shared this story with Glory Christian nung nagpunta ako sa kanila sa youth. It's about my youngest son. I was a youth pastor po dun sa church kung saan na-saved ang wife ko, and I became a pastor. So they gave me the assignment of a youth pastor. And naturally po, I had this perception that if I give everything materially and whatever my son needs, he feels loved. And then I will correct him. I will try to mold him according to what I think is proper for him. So may pangarap ako sa kanya, dapat maging ganito siya. Pag may attitude siya na easygoing siya, socially hindi siya nagiging seryoso, bakit hindi ka seryoso, anak? Dapat ganito. So I was trying to mold him according to my own personality. Little that I realized that God created my son to be a totally different being from what I am. Or different from his other brother. Or different from his other brother. Yung eldest po namin is a nerd like me. So we can really communicate. He's very smart. He graduated summa cum laude po. Very, very smart. So we can easily communicate. Yung bunso ko is more of the easygoing. And I was trying to tell him, you're not supposed to be like that. Bakit hindi mo tignan ang panganay na kapatid mo, ang kuya mo? So it came a point in time, one Friday evening, nag-youth fellowship kami, lumapit po yung anak ko. Sabi niya, Dad, you don't love me. Wow. In the middle of the fellowship. After the fellowship po, private meeting, sabi nung isang elder ko, your son wants to talk to you and he is really feeling bad about your relationship. Sabi niya, Dad, you do not love me. And sa aking pong pananaw, because I was giving everything to my son and I was thinking that by trying to mold him according to what I thought was his image and how he wanted to be, I thought I was bringing the best and wanting my son to be the best that he can be the world. So sabi niya, Dad, you don't love me. Wow. Actually po, nagulat ako dun sa statement na yun. It shocked me. Because sabi ko, ang una kong reaction, sabi nung elder namin, Pastor, I want you to listen rather than talk and argue with your son. Mm-hmm.
And this is very, very important. It was probably the critical moment in my relationship with my son. Kasi po, if I just said, that's absolutely wrong. Mm. I know that I love you, and never bothered to what my son was trying to share from his heart to me, I would have never connected with my son. But if I was as a parent, and the natural tendency po ng isang parent is, you're wrong, I'm right. Mm-hmm. I'm doing everything right. Pero yung pong elder namin, sabi niya, ginano niya yung kamay niya, sabi niya, just listen. So I decided to listen. So sabi ko, why? Ito po ang sinabi ng anak ko, you do not know me. Mm-hmm. You do not understand me. You do not love the things that I love. And you want me to be like Elijah. Mm-hmm. And you think the picture of a successful son is like Elijah. Nakukuha po ninyo yung ibig kong sabihin. Amen. Amen. So, okay, son, sabi ko, so, what do you want me to do? I would like you to enjoy the things and appreciate the things that I appreciate and love the things that I love. Mm-hmm. So, sabi ko, and then I realized, sabi ko, so, son, I'm really sorry if I came across like that. From this day forward, can we sit down and share with me what you really like, what you really love in the world? Mm-hmm. So, pumunta po siya sa computer. Sabi niya, son, dad, this is what I like. Okay. He showed me a car. Mm-hmm. And that car was a low rider, open headers, stick shift, sports car. Uh-huh. And sabi niya, I bought my eldest son a car. You know, it was, we bought ours. And he says, dad, can you buy this car for me? And at the back of my mind, I can't. It doesn't make sense to me. But God was speaking to me slowly, you have to enter into the world of your son and appreciate what he appreciates. So, short story, binili ko yung sasakyan. Sabi niya, dad, I'm so excited. I'm happy. Okay, I'm so glad. Can you ride in my car? Wow. I said, this is going to be not a good experience. When I rode that car, it was the loudest car. The suspensions were so stiff. Every bump you could feel. Yes, yes, bump. The most important thing that I see, for the first time in my life, I saw my son enjoying his time with me. And then to culminate everything, so I started asking him all the time. Of course, when it was wrong, I told him, I don't think we can do this. There's still boundaries. But I was not forcing the boundary. Think about it, son. What do you think about this? My suggestion is you don't do this. So I gave him the opportunity to make the decision and not force the decision upon him. So I think the most important indication that me and my son began to click and he treated me as his father. I was fixing the door to our house and I was sweating profusely. My son came behind my back with a towel. Sabi niya, dad, you're sweating. Can I wipe you? And it was, I'll never forget that incident. And today, these two sons of mine, we treat them differently. And we always give, we don't compare, we don't force them to make the decision which we think is right. We just give them the options and let them make the decision. And the most important thing is whenever my two sons have problems, guess where they run to? Their parents. Amen. So I'm so blessed. Alam nyo, siguro makikita nyo, mas marami akong natututuhan kaysa yung mga taong dapat i-correct. And when I began to walk with what was appropriate and God was telling me to do, so it's really not about us, it's really about meeting the needs of other people. Yun po siguro ang key sa buhay namin ni Mrs. Baka po may gustong idagdag si Pastora. Bilang ang important
ang importante po sa ano sa relationship natin sa mga anak natin is to build trust also. Trust in a loving way. So importante po na makakapag-relate sila sa inyo. Masasabi nila kung anong mga problema nila, kung anong mga nakakapagpaligaya sa kanila. So maganda po talaga hong importante ang meron kayong magandang relationship sa mga anak nyo. So kung may problema po sila, huwag nyo silang pupukpukin. Dapat ganito, dapat hindi mo ginawa yan, ganun. Kasi yung ibang mga parents, pag nagkamali po yung mga anak nila, talagang pinupukpok nila, parang nagkasala na sila ng mortal sin na parang hindi na po gagawa ng mabuti mga anak nila. So importante po na talagang ipakita niyo yung pagmamahal niyo sa mga anak niyo at suportahan po ninyo sila kung ano yung nakakaligaya sa kanila. So tulad po ng nasabi namin sa Glory Church noon, nung mga binata, yung mga bata na involved po sila sa band. So kami lang po ang parents na nandun sa ano nila, mga concert nila. Kasi po mga headbangers. Yung mga music nila. Pero ang ano lang po namin sa mga anak namin, huwag kayong magkumantaan ng mga music na may mga pagmumura or mga bad words. So, yun po ang compromise namin. Pero hindi po namin sila iniwanan kung ano yung gusto nila. Andun pa rin po kami sa likod nila, nag-e-enjoy sila kung ano po ang nakakapagpaligaya sa kanila. So, at saka po nung mga bata po, marami ding school activities, andun po kami. Ako po ang nagda-drive sila kung dinadrive ko sila. Kung saan, may soccer practice sila, may games sila, may academic challenge ball, mga marami po kasing involvement yung panganay namin. So, andun po kami palagi. Sumusuporta. Okay. Pati po yung mga ibang bata na hindi po dumarating yung mga parents nila, para po kami na rin po ang mga nanay nila. Kuminsan po, sa bahay namin, darating po kami ng gabi, andun yung mga siguro 8 lang, tapos pag madaling araw na may 14 na bata na sa bahay. So, we try to cater to our kids' needs. So, pinagluluto po namin sila, inaano namin yung mga bata, inaalagaan namin kung may mga problema po sila, lumalapit din po sa amin. So, naging close po kami sa mga bata. So, importante po yung magkaroon kayo ng good relationship sa mga anak niyo. Amen. Sabi po, mga pastors, sabi po ng ating mga kaabangers, no? Masipag, si Brother Sam. Sabi po ni Brother Sam Ciruela, all our desires to our children is to bring them to God. But sometimes it turns out kids are going in other way, doing their own things which are not of what we want, no? Nabanggit nga po kanina, no? We really have to ask God, no, ng malalim na pangunawa sa ating mga anak. Na nabanggit din kanina ni Pastor Alex na hindi copycat natin ang ating mga anak. May sarili po silang design ng Panginoon, may sarili silang purpose ng Panginoon. Mahalaga lang talaga maparamdam natin sa kanila na we got their back. Nandito lang kami, anak. No? Alam naman natin, magkakasala at magkakasala mga anak natin. Eh. Amen, amen po ba? Yes. At minsan, mahirap tanggapin. Do po? Pero there where God's love will sprout. Dun sa panahong hindi sila kaibig-ibig. Napakita na sa kanila yung gana na sila kamahal. Salamat po sa buhay niyo. Amen. Ito po, sabi po dito ni Pastora Patricia Banakin, that's true, Pastor. We ourselves learn from our family. Tama po. Pag po may mga challenges, tandaan niyo po, hindi lang po palaging tayo ang nagtuturo sa kanila. Mayroon din pong itinuturo sa atin. Ano po? Ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Ano po? Sabi po dito, Ate Yolanda Hiao, amen. We learn a lot from you, Pastor. Sister Rhea, Linus Apilier, thank you po. Dami ko po natutunan. Hallelujah, praise the Lord.
Sister Sally, Monte, Arisobal, Monte Hermoso, amen po, amen. True po, Pastor. Let us give time ourselves as parents listening to our children. Children's story, their success and flaws. Tama po, no? Wag lang po daw tayo excited sa success nila. Pati po dun sa mga kahinaan nila, mga flaws ng ating mga anak. No? At nabanggit nga po ito kanina. Dali lang po, marami pa po. Nakakagulo po comment nila, Pastor. Saglit lang. Ha? Babasahin ko na po. ano po ito? Dali. Si Sister Ursula Cruz, nakaka-bless po ang kwentuhan ngayon. Sobrang nakakakuha ng aral. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Nakaka-relate much. No po. And sino pa? Sister Alfiler, Ria, dati po, na-disappoint ko po magulang ko pero pinatawad at tinanggap nila ako. Yes. Ano po? Kuminsan po, no, Pastor Alex, kuminsan yung karanasan kasi natin ng bata, ginagawa nating measurement in our present life as a parent. No? Alam niyo po, no, mabanggit ko lang po sa inyo. One time, binanggit sa akin ng asawa ko to. I grew up in a disciplinarian na family. Gising ka ng ganito, luluan. Kahit po kami nasa bahay, nakasapatos po kami. May oras ang paggising, may oras ang pagkain, may oras ang paglalaro. And sometimes, yung mga pamantayan na yon, it's wrong to expect them from your children. It's about time, mga kaabangers, no? We are enlightened by the life of our visitors, our guest and friend, no, dear friend, no, from Guam. Sa hapong ito na makita po natin ang ginagawa ng Panginoon, ano po? Minsan parang magdududa ka eh. Alam niyo po, pagka alam niyo po Pastor Alex and Pastor Annie, yung pinapagawa sa inyo, ano siya eh, alam niyo po yung ba katulad niyan, ano? Alam niyo nagbanda, di ba? Normally, kung nasa ganyan kayong katatayuan, hindi kayo papayag. Right. Pero may malalim na relationship na kung saan binigyan kayo ng wisdom na, anak, papayagan namin kayong ganyan, pero ito lang yung pwede. May, di ba? May usapan, no? May, anong tawag doon? Ayokong sabihin compromise eh, pero agreement. No, between parents. It's not compromise. Yep. Between parents and the children. Na kung minsan, if I may, Pastor Walt, sige po. Sometimes we become legalistic. Ano po? Legalistic. Mm-hmm. Yung pang parang batas ito, mali yan, ganito. Mm-hmm. And I believe, tingnan po ninyo yung, let me explain to you ano ginawa namin sa mga anak namin, headbangers. Actually po, merong isang parent na meron po siyang silang kaibigan. Sabi niya, what your kid is doing is from the devil. Mm-hmm. Yun po ang sinabi. So, sabi ko sa anak ko, okay son, may mga condition kami ng mama mo in order for you to be able to do this. We have to screen all the songs that you're going to sing. Walang cuss word, walang satanic, walang devilish anything. We'll just have to screen every word that you're going to. And then there is one condition I would like you to do. You being the leader of the team, I want you to pray before you perform every time. And I was the youth pastor of the church. Alam niyo yung ginawa ko? In-invite ko po lahat ng youth sa island, Battle of the Bands. Exactly the same policy, exactly the same thing, no cussing. There was $1,000 gift. And then, ang huling-huling youth na magpi-play is the youth of the church. At kasama doon ang anak ko. We began to sing gospel songs. We allow the Spirit of God. And then afterwards, I go to the altar and do an invitation. Amen. I think Jesus Christ came for the sinners, not Amen. The righteous. Yes. And we have to bring in the sinners to our church. And we don't have to clean them. Let God be the one to clean them. Yes. Let them the good news. At saka po, ito po isang pinakamahalaga. If you look at the gospel is a message of unconditional love. The gospel is a message of reconciliation. The gospel is a message of forgiveness. And if God
chose to share this message to us, then we should have the same heart as God. Then right. There will come a point of time where they feel they are loved, they are forgiven, we share the grace. They will naturally fall for the love for the God that we serve, because they know that the God that we serve loves them unconditionally. And they will fall in love with God. Pero pag sinasabi mo pong, tingnan niyo yung Old Testament, let's go to the Old Testament. It always brings God condemnation. Mali yan. It brings a curse. But we are living under the new covenant of grace. It's grace. God's grace. And I think we need to understand that po. Let us allow the grace of God to flow freely in the lives of our youth. And then let God clean them up. It's not our role to correct them. It's our role to show them the truth and let the truth be the one to correct them. Our role is to guide them to God and let the Holy Spirit be the one to do the work. Sabi nga po, Pastor, no? They will know the truth and the truth shall set them free. Amen. Sige po, Pastor. We are really blessed sa afternoon na ito, and nakita namin, no, through your life, through the manifestation of the Holy Spirit, no po, how sa inyo bunga ng pagsunod sa inyo pong buhay mag-asawa at buhay misyonaryo, how God mighty really is, kaano siya katapat sa ating buhay. Sige po, Pastor Anie, Pastor Alex. Last words po para sa atin pong mga kaabangers. Ano po ang inyong nais ibilin sa ating mga bilang called to serve? Ano po? Tayo ay tinawag upang maglingkod. Maikli lang po yun sa akin is trust in the Lord always. So kahit po saan tayo mapunta, kung kami nga ho called to serve, we always trust in the Lord that He will provide all for all our needs. Mm-hmm. So, kahit po yung mga taong ibibigay niya sa aming buhay, ang Diyos po ang nagbibigay noon. So, amen. Just trust. Trust in the Lord. Praise God. Mm-hmm. Praise God. Amen. Alam niyo po, hindi lahat ng araw, mga kaabangers, that maririnig natin yung ganitong kwentuhan na mensahe ng Panginoon sa ating buhay. And I really appreciate at I'm encouraging everybody, no, kung really na-bless po tayo dito sa ating pong napag-usapan, sa mga na-share ng ating pong mga guest pastors, forward this, no? Share po natin sa ating mga mahal sa buhay. At tayo mismo, ako, I'm sure, Pastor, I will replay this. Papanoorin ko po ito ulit. I want to track. You know, I came from a broken family. No po? And yung pong nakita namin sa inyo na buhay, na kung minsan parang alangan ka na, alam mo yung nandun ka na sa gilid, nasa edge ka na, Lord, will I trust you or not? Am I compromising or not? Pero nakita niyo po how the faithfulness of the Lord works upon your life. No po. Na hindi anto eh. Pastor, hindi to pwedeng fake lang eh. Hindi rin po no. To pwedeng, hindi pwedeng ano lang, yung alam mo yung seasonal. Ngayon nakangiti ka, mamaya hindi. Di po ba? Totoo, maliwanag po sa atin yan, mga kaabangers, mga magulang na nakikinig, ano? We need to move. We have to shift gears if we have to. Yes. Kung kailangan mag-slow down, we have to slow down. To reach our children, to reach our family. Di po? Yes. Sige po, Pastor Alex, tapos Pastor, after your message po, paki-pray nyo na rin po kami, Pastor. Yes, and I would like to speak po. I could sense in the spirit while we were talking that napakahalaga po yung huling topic natin pinag-usapan. And there is a word in the Bible that I cherish. And I will turn the hearts of the Father to the Son. Amen. And the heart of the Son to the Father. Yes. I believe po, and I sometimes I get emotional.
I understand there's a lot of brokenness in the family. Amen. I understand there's a, meron po tayong tayo, tinatawag na generation gap. Mm-hmm. But God can fill that gap. But God can repair the brokenness. Praise and God. I believe po, hopefully po, with the small things that we were able to share to you this afternoon, that there is hope. Maari pong meron kayong anak, and I could sense you have a child that is a drug addict, rebellious, and you've been praying very, very hard. Just like those 9 years that I prayed for my wife, I was actually the one that was changed. God is never late, but he's never early either. Tandaan po ninyo, sabi po ni Haring David, I have never seen the righteous forsaken. Kapit lang po sa Panginoon, and I believe the Holy Spirit, let the Holy Spirit, let the Word of God teach you what you need to do. Not your own understanding po. Trust in the Lord with all your heart. Paano po tayo nagtatrust in the Lord? Lean not on your own understanding. And most of the time, we try to do the work of God. Amen. We should allow God to do the work in us. So as I pray for this afternoon, kung mamarapatin po ninyo, if you would allow me, I would like to pray for your families, for every family that is represented here, that God will begin to restore and create a godly family. So Panginoon, sa hapon pong ito, nagpapasalamat po kami sa banal niyong Espiritu, Panginoon, na nangusap sa amin, Lord, na hinipo niyo ang aming mga puso, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan ng inyong Espiritu. At ginamit niyo lamang ang tao para maipahayag ninyo na kayo nga, Panginoon, you are a God of restoration. Amen. There is nothing bad. Every good and perfect thing comes from above. And Lord, sa oras na to, Panginoon, lalong-lalo na yung mga ina na punong-puno ng sakit sa kanilang puso dahil gustong-gusto po nilang mapabuti yung kanilang mga anak. Lord, this afternoon, I pray for your Holy Spirit to strengthen and assure them that as for me and my house, we will serve the Lord. Lord, yung pong mga kabataan na nandito rin, Panginoon, patuloy po ninyo silang hipuhin, draw them closer to you, God. And Lord, may we realize that we are one family, brothers and sisters, fathers and mothers, and that we should treat each other and we will know, they shall know us. Not by our theology, Lord, not by how much we know, they will know us by our love for one another. So Lord, maraming pong salamat. Binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapag-minister, Lord, dito sa daily life, Lord, at we bless all the people that have heard. And let your word not fall on a barren soil, but let it fall on good ground so that it will bear fruit and fruit that will remain from your kingdom. We give you glory, God. We give you the praise. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Marami pong salamat, Pastor Alex and Pastor Anie. God bless you po. Stay safe always and hope to see you soon po. Pagbalik niyo po yes. Sa Pilipinas. Maraming salamat po mga ka-abangers sa hapong ito. Kami po yung nagpapaalam momentarily. Bukas po, kita-kita po ulit tayo alas 2. God bless you. Bukas po, Confidence in God. Yan ang ating topic for tomorrow, confidence in God. So ngayong hapong ito, baunin natin ang kapayapaan at pagmamahal na nanggagaling sa Diyos. Kapayapaan galing sa Kanya. In Jesus' name, everybody amen. Say, Amen, Amen. Salamat po, Pastor. Salamat po, mga kaabang. Yes.